Chloe. What? What do you want to eat when it's hot? I drink ice cream. Why ice cream? Because I like ice cream. What flavor do you like? Chocolate. During hot weather, what do you want to eat? One, two, three, four, and five. Anong pagkain ang gusto mong kainin pag mainit ang panahon? Anong pagkain? Chocolate. Chocolate, ano pa? Mango. Hi, Danny. Anong gusto mong kainin na malamig ngayong mainit ang panahon? Tunay lang hapcharap na nagsasabing magandang araw at kumusta kayo dyan lahat ka NSTLC. This is Nurse Sam, a nurse by profession and cooking is my passion. Tender Loving Care or TLC has traditionally been used as a defining term that characterizes nursing, which entail expression of comforting the human spirit. On the other hand, as far as cooking is concerned, TLC, which stands for Tunay Lang Hap Charap, is conceptualized by yours truly to share expertise in different Filipino cuisines blend with compassionate love. Ayon sa kasaysayan, 50 taon na ang nakakaraan kung saan ang mga tao ay kumakain lamang ng ice cream tuwing tag-init. Pero ngayon, ito ay kinakain sa buong taon. Mapatag-init man o tag-ulan, ang ice cream ay pumapayagpag lalo na sa halos lahat ng okasyon. Mula chikiting hanggang young at heart, all season palamig paborito. Ang ice cream daw ay sinasabi na ginawa sa China at dinala ang idea sa Italia. Mula sa Italia, ang idea ay dinala sa Pransya na naging popular at di lumaon. Ito ay kumalat sa buong mundo. Kabilang ang Estados Unidos na nagdala sa Pilipinas na mas kilala sa tawag na Sorbetes. Sorbetes is a popular Filipino ice cream flavored with ingredients such as mango, chocolate, cheese, coconut, and purple yam or ube. Traditionally, it is produced from carabao milk and served in tiny scoops on sugar cones. Some Filipinos like to consume it sandwiched between bread buns like a hamburger. Ang sorbetes ay binibenta ng mga sorbetero. Mamang sorbetero, anong ngalan mo? Tindam ang ice cream, gustong gusto ko. Init ng buhay, pinapawi mo. Sama ng loob, nalilimutan ko. Sa tulong yan, ang makulay na pintadong kariton na yari sa kahoy ni Kulog na kadalasan ay nakapaglalaman ng tatlong malalaking sisidlan na yari sa metal. Ang kariton na tulak-tulak ng Mamang Sorbetero. Mamang Sorbetero, tayo sumayaw. Kalembang mong hawak, muling ikaw ay batang munti sa'yo'y naghihintay. Bigyang ligaya ngayong tag-araw. Ay kadalasan nakukuha sa mga gumagawa ng sorbetes na nagkalat sa buong kapuluan ng Pilipinas tuwing umaga at ilalako sa ilalim ng mainit na araw sa maghapon. Tumatawag sa mga mainit na lawin ang babagang mata. Sunog ng pag-ibig parang amo mo na. Mamang sorbetero, nasaan ka? Init ng buhay, pawiin mo na. Tumatapat sa maraming tahanan at sabay kalembang ni Mamang sorbetero, tayo sumay. La la la.
Kaya nga, daanin man sa musika, sayaw, pagpipinta, iskultura, teatro, panitikan, sinihan, fotografiya, mga comic book, mga elektronikong laro at digital art, pati na rin pagtitiktok. Sabihin na natin lahat ng ice cream ang nilalaman at di mawawala dahil nga ito ay parte na ng buhay, mapaputi, itim, dilaw, kayumanggi at yung iba ay kulay pula pa nga. Ang sorbetes ay sadyang kilala at kinagigiliwan. Nagkakatalo na lang sa nais na lasa at timpla. Tayo mga Pinoy ay kilala sa ibang bansa dahil sa kakaibang tradisyon, gawi at gusto. Natag tayo na masayahin na tao, kumakain ng 4 hanggang 5 beses sa loob na isang araw. Kaya nga pagdating sa iba't ibang flavor ng ice cream, meron tayo kahit kakaibang lasa para maiba lang. Meron pa rin tayo. Nakatikim ka na ba ng malunggay ice cream para bantay kalusugan mo'y masubaybayan? O ang palaya ice cream para sa mga di makabitiw sa pait ng kahapon? Natikwan nyo na ba kainas del si? O, eto naman, sili ice cream para naman sa mga love. Kung na-miss ninyo naman ang manggang hilaw at bagoong dahil sa di panahon, itudusing the green mango ice cream with bagoong toppings at champurado ice cream with crispy dilis on top na imbento na rin ng mauutak at malikaing masarap din kumain. After all, the authentic, delectable or flavorful aroma can only found in Filipino cuisines prepared and cooked with compassionate love. Sabi ko nga, in our last episode, mag-focus tayo sa mangga dahil napapanahon, ito ang marami tayo at no cost. Kumbaga, don't go looking for other stuff when you can use what you have. Tomorrow, you'll be surprised. End up having dense, shaking, and overflowing affirmative outcomes. It is part of my social responsibility and obligation as health practitioner to impart basic and essential information about health. As I term this, the health guide or gabay sa kalusugan. It is also my desire to convey to my viewers and subscribers that we're not just focusing on sharing home talent in cooking, but the actual benefits of the food or certain ingredients we're about to showcase as well. Ice cream may be served in dishes for eating with a spoon or lick from edible cones and served with other food such as cake and fries or as an ingredient in ice cream floats, sundaes, milkshakes, ice cream cakes, and even baked items. Sorbetes is the traditional variation of ice cream made in the Philippines, often called the dirty ice cream. It is distinct from the similarly named sorbet. Ang Pilipinas ay tahanan ng mga iba't ibang uri ng prutas na makikita sa maraming paggawaan ng sorbetes na nilalahok bilang pangunahing rekado. Tulad ng mangga na mabilis na paparami at tinaguri ang isa sa best sellers sa ang parte ng Pinas tayo nagawi. Dahil siguro sa natural na lasa, tamis at di hinog sa pilit. Kaya nga malaki at maraming benepisyong pinansyal sa mga magsasaka at kalusugan para naman sa sangkatauhan ang naibibigay ng pagkain ng mangga. Tamang kombinasyon sa triple creamy mango ice cream with cashew nuts, cheese, and mango bits tulad ng mga sumusunod. Tulad ng mangga ay mahalaga sa ating mga kidney. Ang mangga ay may katangiang diuretic na tumutulong upang mailabas nating maigi ang sobrang asin at tubig sa ating katawan. Ito ay mahalaga sa kalusugan ng ating mga mata dahil sa beta-carotene content. Nagtataglay ng maraming vitamina at mineral na kailangan ng ating katawan upang malabanan ang iba't ibang uri ng karamdaman. Taglay nito ang vitamin A, B6, B12,
CDE, at potassium na mabuti sa ating dugo at kumitigil sa formasyon ng mga blood clots. Nagtataglay din ang sorbetes ng cytokines at lactoferrin na kailangan ng katawan upang lumakas ang resistensya. Napatunayan mula sa mga pag-aaral na ang pagkain ng ice cream o anumang produkto ng gatas na mayroong fat ay makakatulong upang tumaas ang tsansa ng pagbubuntis ng isang babae. Ito ay tinatunayan ng mga eksperto mula sa Harvard School of Public Health sa Boston. Kaya naman siguradong ito ay batay sa mga pananaliksik. Napatunayan sa mga isinagawang pag-aaral na ang pagkain ng ice cream ay makakatulong sa paglaki ng fetus sa sinapupunan ng isang ina. Tiyak na matutulungan niya ang kanyang anak na makadevelop ng malalakas at malulusog na mga buto. Kapag ang tao ay stress, wala sa mga problema at isipin sa buhay, gawain sa trabaho at eskwela, madalas ay naghahanap ng comfort food para gumanda ang mood. Isa sa mga kadalasang kinakain sa pagkakataong ganito ay ice cream! Dahil ang sorbetes ay humihikayat sa formasyon ng troponin hormone sa ating katawan na siyang nakaka-apekto sa ating mood! Kaya nga tila masaya at recharge! Ang mangga ay mahusay para sa malinaw at batang hitsura na balat. Naglalaman ang mga ito ng beta-carotena na kung saan ang katawan na convert sa vitamina A at sila rin ay naglalaman ng maraming vitamin C kung saan pareho siyang mahalaga para sa balat upang ma-repair ang sarili nito. Para sa mga mag-asawa, minsan ay nagiging problema kung wala ng gana sa pakikipagtali si Mr. o si Mrs. Honey, tulog ka na? Pagod ako, ano ba? May mga pagkakataon pa nga na ito ang nagiging sanhi ng kanilang malaking pagtatalo. Halika nga, Honey, mag-usap nga tayo. Bakit yung mga pangangailangan ko hindi mo na matugunan, ha? Oh, huwag kang magsasalita, Honey. Ha? Punong-puno na ako. You shut up! You shut up! Ay, nako, Honey. Yung wrinkles ko nang dahil sa'yo, hindi basta mauubos. Pero yung pagtitimpi ko, konting-konti na lang. Whatever. Para masolusyon na nito, makakatulong kung sila ay kakain ng ice cream upang makaramdam sila ng excitement sa activity na ito ng mag-asawa. Honey, alam na alam mo talagang kahinaan ko. Honey. Kung bakit nangyayari ito ay dahil sa taglay na calcium at phosphorus ng ice cream na nagbibigay ng enerhiya sa mga muscles. Kung sa 10 oras ng gabi ay buhay na buhay ang iyong katawan at punong-puno ng enerhiya, isang paraan upang gamitin ito ay ang pakikipag-loving-loving sa iyong kapareha. Mwa-mwa, chup-chup. Ilan lamang ang mga ito sa mga napatunayan ng benepisyo ng ice cream. Dahil ang inaakala nating dessert na para lang aliwin at bigyan tayo ng malamig na pakiramdam ay hindi lang basta para sa mga ito. Mayroon ding taglay na mga benepisyong medikal ang ice cream na gugustuhin nating pakinabangan. Subalit, alalahanin na dapat ay maghinay-hinay pa rin sa pagkain ng ice cream. Dahil kahit na anong sobra ay makakasama sa katawan
ang reguladong pagkain ng ice cream ay siyang magbibigay sa atin ng mga benepisyo at hindi sakit na pagsisisihan natin sa huli. Ito po si Nurse Sam, tunay lang hapcharap, na nagre-report para sa gabay sa inyong kalusugan. Para naman sa mga pangunahing sangkap at eksaktong sukat ng triple creamy mango ice cream with cashew nuts, cheese and mango bits, ito yung mga sumusunod. 6 pieces fresh ripe mango, 75 grams skim milk, 1 pack all-purpose cream, 1 pack creme densada creamer, 1 half teaspoon iodized salt, 1 half cup cashew nuts, 75 gram cheese, 3 drops of food coloring. While for the materials and kitchen appliance needed, blender or spoon or fork, electric mixer, hand mixer, mixing bowl, and then strainer. Punta naman tayo sa preparation proper. Kukuha lang tayo ng 6 na piraso na buong mangga. Pero since marami na pitas kanina, gagamit tayo ng mas marami para mas malasa at natural ang lasa ng mango ice cream flavor na gagawin natin ngayon. Hugasan lang muna natin bago hiwain sa magkabilang pisngi. Hiwain lang sa magkabilang side o pisngi na kinasanayan na nating tawag either ng pa-cubes tulad nito para madaling durugin o i-blend mamaya o gumamit ng spoon at direktang kunin dahan-dahan para ang balat di sumama sa laman dahil malambot nga ito. Saka ilagay sa malinis na container ang nakuhang laman ng mangga. Gumamit din tayo ng blender o osteurizer o kung ano ang pwede sa dalawa para mas pino ang mangga na gagamitin natin. Kung walang blender, pwede rin namang gumamit tayo ng tinidor para madurog. Anyway, napakalambot ng mangga. Maglagay tayo ng powder skim milk at all-purpose cream sa mixing bowl at saka dahan-dahan haluin. Ilagay na rin natin itong creme densada o pinaghalong liquid creamer at condensed milk. Dito kasi mas makakatipid tayo, di lang sa skim milk powder, kaya ginawa nating triple creamy para talagang tunay na malinamnam. May kasama na ring tunay na tamis ng hinog na mangga at sa creme densada, kaya no additional sugar added na tayo ka NSTLC. Lagyan din natin ng iodized salt para mas lumutang pa ang linamnam ng triple creamy mango ice cream natin na sinamahan pa ng keso, kasoy at additional mango bits. Gagamit na tayo ng electric mixer para mas mapabilis ang ginagawa nating ice cream. Pwede rin namang i-manual lang pero mas matatagalan ang proseso. Ito yung nakita ninyo kanina sa video after gamitan ng blender, nilagay natin sa strainer para mahiwalay yung laman sa katas. Kaya ito ang isasama dito ngayon sa mixture o sa iba pang ingredients na nauna. Gagamitan natin ulit ng electric mixer para ulit magsama-sama at mag-blend ang lahat ng ingredients. Then put food coloring to further enhance the color and to look a lot like the real color of ripe mango. And spin electric mixer once more to achieve the desired consistency. Once rich, maglagay tayo ng keso. Hiniwa lang ito ng maliliit saka isunod natin ang dinurog na malutong na kasoy. Masarap kasi ka NSTLC, mas satisfying kung meron tayong kinakain na malutong na nuts habang nilalasahan ang malinamnam na sorbetes. Saka kumuha tayo ng container at ilagay ang mixture. Maglagay ulit ng mango bits, spread lang natin na halos ma-cover ang ibabaw saka ang dinurog na kasoy at hiniwang maliliit na keso. Makikita ninyo kay NSTLC, di siya lumulubog. Kaya ganito dapat ang consistency ng mixture bago ilagay ang topping saka ilagay sa freezer. Ilagay lang natin ang mixture container sa freezer saka iserve at ipaskil sa harap ng inyong bahay at tindahan ang pangnegosyo recipe number 2. Triple creamy mango ice cream with cashew nuts, cheese, and mango bits. Bili na kayo ka NSTLC! Thank you very much ka NSTLC for watching. Once more, please don't forget to subscribe, like, comment, and share. And don't fail to hit the notification bell for the next video. Muli, ito po si Nurse Sam na nagsasabing ang tunay lang hapcharap ay nasa pagkaing tatak Pinoy na may pagmamahal. Bye-bye!